Niloko ng mga taga-Gibeon ang mga Israelita. Ikasyam na kabanata. Narinig ng lahat ng hari sa kanluran ng Jordan ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Ito ay ang mga hari ng mga Heteo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Nakatira sila sa mga kabundukan, kaburulan sa kanluran at sa baybay ng dagat ng Mediteraneo hanggang sa Lebanon. Nagtipon silang lahat para makipaglaban kay Josue at sa Israel. Pero nang marinig ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai, naghanap sila ng paraan para lokohin si Josue. Nagpadala sila ng mga tao kay Josue. Ang mga asno nila'y may mga kargang lumang sako at mga sisidlang balat ng alak na sira-sira at tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga lumang damit at mga sandalyas na pudpod at tagpi-tagpi. Nagbaon sila ng mga matitigas at tinaamag na mga tinapay. Pagkatapos, pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal at sinabi sa kaniya at sa mga Israelita, "Pumunta kami rito galing sa malayong lugar para hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo gagalawin ang mga mamamayan namin." Pero sumagot ang mga Israelita, "Baka taga rito rin kayo malapit sa amin, kaya hindi kami maaaring gumawa ng kasunduan sa inyo." Nagmakaawa sila kay Josue. "Handa po kaming maging lingkod ninyo." Nagtanong si Josue sa kanila, "Sino kayo at saan kayo nang galing?" Sumagot sila, "Galing po kami sa napakalayong lugar. Pumunta kami rito dahil narinig namin ang tungkol sa Panginoon na inyong Diyos. Nabalitaan din namin ang lahat ng kanyang ginawa sa Ehipto at sa dalawang hari na Amoreo sa silangan ng Jordan na sina Haring Sihon ng Heshbon at Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth. Kaya inutusan kami ng mga tagapamahala at mga kababayan namin na maghanda ng pagkain at pumunta rito at makipagkita sa inyo para sabihin na handa kaming maglingkod sa inyo basta't gumawa lang kayo ng kasunduan sa amin na hindi nyo kami gagalawin. Tingnan nyo po ang tinapay namin. Mainit pa ito pag alis namin. Pero ngayon matigas na at durog-durog pa. Itong mga sisidlang balat ay bago pa ng salinan namin ng alak. Pero tingnan nyo po, sira-sira na ito. Ang mga damit at sandalyas namin ay naluma na dahil sa malayong paglalakbay." Naniwala at tinanggap ng mga Israelita ang mga ebidensya na dala nila. Pero hindi sila nagtanong sa Panginoon tungkol dito. Gumawa si Josue ng kasunduan sa kanila na hindi niya sila gagalawin o kaya ipapatayin. At nanumpa ang mga pinuno ng mga kapulungan ng Israel sa kasunduan ito. Pagkalipas ng 3 araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nabalitaan ng mga Israelita na malapit lang pala sa kanila ang tinitirhan ng mga taong iyon. Kaya umalis ang mga Israelita. At matapos ang 3 araw, nakarating sila sa mga lungsod na tinitirhan ng mga taong iyon. Ito'y ang mga lungsod ng Gibeon, Kephira, Beerot at Kiriat Jearim. Pero hindi sila nilusob ng mga Israelita dahil may sinumpaan silang kasunduan sa mga pinuno ng Israel sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagreklamo ang mga Israelita sa mga pinuno nila, pero sumagot ang lahat ng pinuno, "May sinumpaan na tayo sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya ngayon ay hindi natin sila pwedeng galawin. Ganito ang gagawin natin. Hindi natin sila papatayin dahil baka parusahan tayo ng Diyos kapag sinira natin ang sumpaan natin sa kanila. Pabayaan natin silang mabuhay, pero gawin natin silang tagapangahoy at tagaigib ng buong mamamayan." At ganito nga ang nangyari sa mga taga-Gibeon ayon sa sinabi ng mga pinuno tungkol sa kanila. Ipinatawag ni Josue ang mga taga-Gibeon at sinabi, "Bakit nyo kami niloko? Bakit nyo sinabing galing pa kayo sa malayong lugar pero taga rito lang pala kayo malapit sa amin? Dahil sa ginawa nyo, isusumpa kayo ng Diyos. Mula ngayon maglilingkod kayo bilang tagapangahoy at tagaigib para sa bahay ng aking Diyos." Sumagot sila kay Josue, "Ginawa namin ito dahil natatakot po kami na baka patayin nyo kami. Dahil nabalitaan po namin na inutusan ng Panginoon na inyong Diyos si Moises na kanyang lingkod na ibigay sa inyo ang lupain ito at patayin ang lahat ng nakatira rito. Ngayon nandito kami sa ilalim ng kapangyarihan nyo. Kayo ang masusunod kung ano po ang dapat ninyong gawin sa amin." Hindi pinahintulutan ni Josue na patayin sila ng mga Israelita. Pero ginawa niya silang mga tagapangahoy at tagaigib
para sa mga Israelita at sa altar ng Panginoon. Hanggang ngayon, ginagawa nila ang gawaing ito sa lugar na pinili ng Panginoon, kung saan siya sasambahin.